Yo, what's up? Eto na naman ako, ano? Okay. Pag-usapan naman muna natin yung ano. Ito maraming nag-ano sa akin ito. Yun. Marami ako nababasa, marami nag-chat-chat, no? Bakit daw hirap sila matulog, no? Napapatungkol sa anxiety, no? Nahirapan silang matulog. Sobrang hirap daw. Hindi na sila na, ano, parang balisang-balisa sila, no? So, yan. Ayan ang tatalakayan natin ngayon, no? Bago yan, intro muna tayo. Right. So, yun na nga, no? Bakit nga ba hindi nagpapatulog to si anxiety? Bakit nga ba, no? Ano bang mga ginagawa sa gabi? Bakit sa gabi siya umaatake, no? Kasi marami na nahihirapan, no? Yan ang lagi nilang ano. Kuya, hindi kasi ako nakakatulog. Ilang araw na, ilang buwan na. Tulog man ako, saglit lang, ganun, putol-putol pa. So, may mga dahilan niya, no? Dahilan ng kung bakit hindi sila nakakatulog. So, yung una, no? Takot sa dilim. No, parang ang babaw-babaw lang eh, no. Takot sa dilim 'yan. Kasi ako noon, no, base sa akin, no. Kahit naman nung bata pa ako eh, no, meron din akong takot sa dilim. Siyempre, lahat naman siguro kasi pwedeng may masamang loob diyan, no. Or sa mga eskinita, ganun, madilim, ganyan. Naalala ko tuloy nung bata ako, no. Kasi pag sira yung TV namin, doon kami nanonood sa ibang bahay, no. So pag ano, pag pauwi na, madilim, ganun, magkakaroon ka ng takot, no. Sabay tatakbo ka na lang. Mga batang 90s nung araw. Lalo na yung ano, yung MGB yung sa kay Nolly De Castro, no. So yun, no, takot sa dilim, no. So yun, yung makakita ka ng mga figure ba yung tawag nun? Mga image, no? Ano, mapapalingon ka parang tao, may anino, ganun. So, ganun din siya pag, ano, sa gabi, no? Lalo pag patay ang ilaw. Pahiga ka. Para kang meron sa gilid ng mata mo na, ano. Ayun, isang dahilan yung bakit di nakakatulog. So, ang pinaka-ano na yan, may katabi ka, no? Pero kung mag-isa ka lang sa kwarto, tapos nakakaramdam ka pa ng anxious ka, tapos may takot ka sa paligid, no? Maano ka na talaga niyan. Hirap ka matulog, no? So, yun. So, dapat yun nga, may katabi ka para matulog ka ng ayos, no? Pero pagdating naman sa anxiety, no? Siyempre yan. Alam nyo naman yan, anxiety, magulo yan eh. Ginugulo ka niyan kahit napaka-normal naman ang ano mo, no? Yun. Tapos, takot ka sa ano? Takot ka sa pangit na panaginip, no? Ayun, isa yun. Ayaw mo matulog kasi baka managinip ka ng ano, tulad ko, no? Misa pag nakapanood ako ng mga horror mo, isa pumapasok sa ano ko eh, pumapasok sa panaginip ko, parang nakakatakot yun, laki kong tao eh, no? Takot. may ano talaga yan, may part talaga sa utak na may takot, kahit sa sino man dyan, may takot yung mga yan, hindi lang nila mailabas, no? Yun. Tapos yung sunod, pamumulikat, no? Oh, maraming tao talaga, lalo na yung mga grabe magtrabaho, no? Nagka-crumbs yung binti, panga bato. Tapos mga namumulikat yung mga braso, ganyan, tapos sa likod. Yan, ayan ang ano, hirap. Pag may ano ka, no? May ano ka sa gabi, napakahirap matulog, yan. Yun, umulikat, panlalamig, kahit di naman ganun kalamigan,
nanginginig ka, no? Tapos babalot ka na lang ng kumot. Ayun, nadidistract ka doon sa pagtulog mo. So yun, tapos yung pamamawis, yan. Iba yun, sign din kasi ng ano yun eh, ng anxiety, yung hindi ka naman, ano, pero namamawis ka, no? Pawisan ka ng ano, hindi mo naman alam kung hindi naman mainit, hindi naman malamig masyado, hindi naman ganun kaano, pero pinapawisan ka ng ano, no? Butil-butil, tawag nila, butil-butil, no? Yun. Yun naman yung matagal kang matulog, no? Kahit alas 12, alauna na, hindi ka pa rin nakakatulog. Kasi nga, may inaano ka sa katawan mo eh, no? Parang may meron ka nararamdaman sa katawan mo na hindi mo maintindihan. So, yun. Yun, isa pa yun, yung muscle tension. Yun na nga, yung sa mga joints, mga muscle mo. Hindi mo alam kung saan ang gagaling. Kaya naaabala yung tulog mo. So, yun. Ito, isa pa, yung sa yung pangatlo yata to, no? Insomnia. Talagang sakit naman na kasi to, insomnia. May mga bata, matanda, walang pinipiling ano kasi to, hindi kasi. Kaya kailangan, syempre, gamot. Gamot pa rin talaga. Gagamot tong mga to, eh, para lang makatulog, no? Pero nakakatulog naman sila, yung mga hindi nagagamot, no? Kaya sabi nung hindi pa nila alam kung na may insomnia sila, hirap talaga sila matulog. Yun, putol-putol yung tulog, makaidlip lang konti. Yun, may mga kaibigan akong ganyan. Ah, talagang ano na, yung mata nila maitim na, yung paligid ng mata maitim. Kasi hindi sila nakakatulog. So yun, susunod natin yung ano, sleepwalker, no? Ito naman tulog, kaso naglalakad, no? Di nila alam, pagising nga, sa kusina na sila. Meron ganyan eh, meron akong kaibigan ganyan, tumatayo eh. Tumatayo raw siya eh. Kalahati lang yung isip niya, alam niya, nananaginip lang siya eh, no? Tapos naglalakad. Ako naman, dati, lasing naman ako nun. Lasing ako nun eh. Parang, ano ako nun. Hindi ko lang saan ako napaihi nun eh. Hindi ko na yung kwento yun. Pangit. mga nakarang ano no. So yun. Ito naman yung pinaka ano no, pinakapangit talaga yung sleep terrors no. Yung akala mo bumangon ka pero hindi pala no. Yun naman yung kakaiba no pagdating sa pagtulog. Na akala mo nakabangon ka na pero hindi pa no. Pero parang ano siya pumapasok siya sa ano no. Bangungot. Ang bangungot kasi base sa ano ko no, pagkakaalam ko, bangungot yun na yun, binangungot ka, ibig sabihin patay ka na, ayun ang pagkakaintindi ko sa bangungot. Pero yung binabangungot, nagkakaroon lang sila siguro ng pangit na panaginip no? Kasi pag sinabi mong bangungot, wala na yun, yun na yun binangungot. Kasi yung may mga namamatay na ano yun, no? Sa bangungot, tumitigil yung puso, no? Ayun ang kinakalabasan nila, no? Bangungot, patay na. Meron akong mga ano niya, mga mag-anak or mga kaibigan ko rin ganyan, tulog lang, di na nagising, yung mga ganun ba, bangungot ang inaano nila doon, no? Pero kung pag-aaralan, pag ano yun sa doktor, mga yan, sa hospital, yun, pinaka-findings nila, tumigil yung puso, no? Yun. So, sunod. Itong pinaka-ano talaga, no? Sa mga nag-chat sa akin, no? Overthink. Nag-overthinking ka, no? Sobra-sobra na yung paggamit mo ng isip, no? Ano nga yan, eh? Sinasabi nila yung BWT, no? Body way of telling, no? Yung pagod na ng katawan mo, sobrang pagod na ng katawan mo, tapos ano, ngayon siya lumalabas sa'yo, no? Kasi tulad yan, pinaperapan mo yung sarili mo, katawan mo, isip mo, no? Ayan na yung mga tsukli. Yun.
Ay, yun nga, nag-iisip ka lagi ng negative, yung mga past, tapos yung mga future. Siyempre, dapat nasa present ka pa rin. Kasi, ano yan eh. Mahirap talaga kontrolin yan. May mga kaibigan akong ganyan. Kuya, ganito. Hirapan talaga ako matulog kasi iniisip ko to eh. Tulad yun sa paghinga. Lagi silang nag-ano sa paghinga eh. Tulad yan. Inhale, exhale. Papansinin nila yan. Ayan ang pumapasok agad sa isip nila na humihinga pa ba ako? Ganun. Dapat ko bang kontrolin ang paghinga? Parang ganun. Tapos, pinapayuhan ko na tumingin ka sa labas, tumingin ka sa mga nakikita mo. No? Hindi kuya eh, kaya ano pa rin eh. Mga iba-iba talaga ang ano eh. No? Iba-iba talaga ang way natin. Kaya sinasabi ko sa kanila, ano, ikaw rin makakatuklas niyan, no? Kahit sabihin ko na ganito gawin mo, iba. Iba ang ano sa'yo magiging dating sa'yo, no? Kasi iba ang magiging way mo ng pagpigil, no? Kasi tulad ko, ako kaya kung ano eh. From breathing exercise lang, nakokontrol ko na siya dun eh. Sila hindi, kahit huminga sila ng huminga, sa isip pa rin nila pumapasok. So, ang dami nilang iniisip, no? Sobrang ano nila. Sobrang daming ano, mga mapangit, mga pagpatay, mga breakups, mga ganyan. Paghihigante, ganyan. So, yun nga. Nandun pa rin. Kasi nga, ang parang naiisip ko dyan, nasanay na. Nasanay na sila na nasanay na yung isip na ganun ang isipin lagi, no? Kaya nag-automatic siya. Alam mo naman yung anxiety, parang ano yan eh. Parang kahit di mo kailangan, nandyan eh. Ano lang, para siyang papansin. Tapos, parang ginagawa kanyang mas lalong pagod, no? Lalong pagod yung isip mo, no? So, yun. So, yun nga, sa gabi, no? Hirap ka makahinga, kahit nakahiga ka lang, nakarelax, hirapan ka huminga. Kasi nga, patuloy pa rin umaano yung isip mo, no? Patuloy pa rin gumagana kahit nakahiga ka na. Isip ka ng para sa kanabukasan, no? Para sa bukas, yan. Mga nangyari sa'yo mag-apon. Tapos dadagdagan yan ang dadagdagan yan. Hanggang sa wala na, hindi ka na talaga makakatulog. Kasi nga, isip ka ng isip, di mo alam kung saan mo ibabali yung isip mo kasi napakalakas niya eh, no? Malakas siyang pumasok sa'yo. Parang yung subconscious mo, ano na, yun nga anxiety, no? Yun ang disorder eh, no? Hindi siya tama, walang tama sa ginagawa niya. Yun nga, sa gamot, mahirap talaga ipaliwanag kasi iba-iba eh, no? Pero para sa akin, kailangan mo talaga dyan ng mga tools, mga naman tawag dun, mindfulness, yan, distraction, ano mga kailangan mo, no? Sa atin na hindi nagagamot, no? May proseso, no? Kung gusto mong madalian, magamot ka. Pero, nasa sa'yo yan, no? Option naman yan, eh. Tulad sa akin, hindi naman ako nagagamot, no? Gusto ko mang maggamot, parang napipigilan ako, no? Napipigilan ako kasi baka ganito, baka ganyan, no? Hindi naman, ano, hindi naman sa, no? Doon ako sa proper way, no? Ng paggaling. Nasa inyo naman yan, no? Kailangan nyo lang talaga ng ano? Pera. Yun. Yun. Tapos, siyempre, yun nga, nagkakaroon ka ng takot, no? Pag sa gabi, kakaisip mo, baka dalawin ka ng mga namatay mong kaibigan, mag-anak, nandyan na yan, eh. Nandyan na yung pag-overthink mo sa gabi, no? Mga pangit mong iniisip, no? Yung mga pangit mong iniisip, noon-noon pa yun. Bumabalik-balik lang kasi binabalik mo, no? Ikaw pa rin naman ang nag-iisip niyan. Ikaw pa rin ang gumagawa niyan lahat, no?
Kumbaga yung pag-overthink mo, yung sabi nga nila, dalawa daw yung isip mo. Yung isa normal, yung isa present, no? Tapos yung isa ang gulo, ginugulo yung present mong isip, no? Isa lang naman yan, isa lang naman talaga ang isip natin. Yun nga lang, sobrang dami. Kala mo dalawa, tatlo. Pero sobrang dami kasing iniisip, no? Bigla na lang may papasok, may lalabas, may darating, may lalampas, parang ganun. Bars. So yun. Yun nga, pagiging balisa mo na sa gabi, no? Kasi isip ka ng isip. Ikot ka ng ikot, inom ka ng tubig, kung ano nung ginagawa mo na sa gabi, no? Siyempre, meron pa rin mga ano yan, no? Meron talagang ano, meron ka pang hindi na uunawaan siguro, no, pagdating sa pagtulog. Yun nga, pag-overthink mo, sobra-sobra. So, yun. Meron pa isa, yung ihi ka ng ihi. No? Pwedeng pumasok siya sa anxiety, no, yung ihi ng ihi. Kasi, parang pag nakakaramdam ka, kala mo na ihi ka. Pagdating mo sa CR, patak-patak lang, no. Parang, yun, nangyari sa akin yan, eh, no, noon. Kala ko naiihi ako, babangon ngayon ako. Kasi ayokong yung mag-stuck sa ano, yung mararamdaman ko, naiihi na ako, tapos pipigilan ko. Gusto ko umihi, tapos pagdating ng CR, wala, parang patak-patak lang. Na pero nailabas mo naman, yun nga lang, palagian, no? Hindi siya, ano, palagi mong pinapansin na naiihi ka. No? Siguro, maraming ka nainom na tubig maghapon, ganun. Kaya siguro sa gabi siya umaano. Pero pagdating sa anxiety, parang ginagawa lang siya ng isip mo, no? Kala mo naihi ka. Pero pakiramdam mo lang naihi ka. Pero hindi naman, no? Kung iisipin mo, hindi naman. Minsan naman, naihi ako, pinipigilan ko, nawawala. So, iniisip ko, ah, ginagawa lang ng anxiety to sa akin. Sa gabi, lalo sa gabi, no? So yun, paano ba natin maayos yung ano sa pagtulog? Siyempre, yun nga yung lagi ko sinasabi, no? Yung lifestyle change, no? Changes sa katawan, no? Sa yun nga, lifestyle, sa pagkain, sa bisyo. Kasi tulad niyan sa bisyo, no, yung mga yosi, alak, no? Yung iba, umiinom talaga sila ng alak para lang makatulong. Eh, paano pag wala kang alak, no? Oo, nakakatulong yun. Una, papaganahin niya yung isip mo, no? Ire-relax niya yan. Papaganahin niya, tapos ire-relax niya. Tapos, ano siya sa katawa mo. Yun, nagkakaroon sila ng dependent, no? Parang maasa na sila dun sa alcohol. Yung tinatawag nilang ano, yung self-medication. Akala mo dun ka nagiging ano? Akala mo dun ka nagiging maayos, no? Pero bandang uli, wala. Tapos, una pa, papirbo na, pampatulog lang daw, ganun. Mahirap yun. Hindi yun ang solusyon, no? Tapos sunod, yun nga, sa gadget, no? Sa ilaw ng cellphone, sa ilaw ng laptop, ganyan, tablet. Meron kasi yan, yung electromagnetic, tinatawag nila. Ayan ang gumigising sa ano natin, sa diwa natin, no? Isipin mo, pag nakakaramdam ka na ng antok, tapos meron ka pang gustong basahin, panoorin, wala na, mawawala yun, no? Gaya ko, no? Nung mga kasagsagan talaga ng anxiety ko noon, gusto ko talaga magpahinga na maaga. Ibig mo, alas 8, tulog na ako. Kasi nga, base dun sa mga na pag-aralan ko noon, gusto lang talaga ng katawan ko ng pahinga, tsaka pagbabago. No? So, pinagbigyan ko siya, no? ilang buwan din akong ganun. No? Nataka nga yung asawa ko, no? Pero inaano niya naman sa akin, oh, sige, matulog ka na, pahinga ka na, ganun. Kasi alam niya, lahat ng kwento ko sa kanya, ano, lahat ng sinasabi ko sa kanya, naniniwala siya, no, kasi, sabihin ba naman natin kalokohan lang,
nag-aarte lang ako, hindi ganun. Kaya yung ibang tao, no, sabi ko, nag-aarte-arte yan lang. Hindi ganun eh, mahirap yun. Mas lalo makakadagdag yun sa iniisip ng taong meron. Kaya naunawa niya naman na, sige, magpahinga ka na, matulog ko na. Ako naman, syempre, matik, tulog na kagad ako, no, 7. Yan. 8, yan, 8, tapos mga 8:30, tulog na ako talaga yan. Tapos ang gising ko nun, misa nagigising ako ng mga launa. Tapos tutulog ulit, yun, no. Pero hindi gaya dati, talagang, pagdating ng mga alas 10, wala, hindi talaga ako ano yan. Putul-putul talaga yung tulog ko. Nagtataka rin ako minsan, pare-pareho yung gising ko, no? Minsan alas 2, kinabukasan alas 2 din ang madaling araw ako nagigising. Tapos, paiba-iba, paano-ano naman, minsan uma-adjust na, alas 4. Yun, parang talaga napapansin ko may pagbabago talaga. Kasi ako, nag-exercise ako sa umaga, no? Alas 5 gising na, ay mga 4:30 yan, 4:45 gising na ako niyan. Tapos nagsapatos na ako, no? Nagjogging ako sa umaga hanggang alas 6, mga 6:30, depende. Pag marami ng tao, hindi na ako ano, tapos na. Eh, bawing-bawi na 'yung ano ko niyan. Tapos 'yun. Parang daily routine ko 'yun nung ano. May hanggang ngayon naman eh. So 'yun. 'Yun nga pagbabago, no? Gawin mong busy 'yung ano mo. Gawin mong busy maghapon 'yung sarili mo, no? Huwag kang isip ng isip. Kasi diyan sa pagdating sa pag-iisip, no? Yung anxiety yan ang ginagawa sa iyo, no? Isip ka ng isip, walang pagod, hindi siya nagpapahinga, no? Gawin mong ano yung katawan mo, no? Parang abala. Masyadong abala yung katawan mo para pagdating sa gabi, no? Makakapagpahinga yung katawan mo, no? Kasi ang tao naman kasi, kailangan talaga ng pahinga niya, no? Kailangan talaga niya mag-rest sa maghapon. Pagdating na alas 9, alas 10. No? Siyempre, dapat magpahinga ka na. No? Huwag ka na mag-cellphone. Pagtaas mo kumain. Pahinga ka mga 2 oras. Kain ka ng 7, tapos 8, 9. Yan, pahinga ka na ng 9. Kailangan mo rin talaga ng ano, pagbabago sa katawan dahil ano, kung patuloy mo pa rin na ginagawa yung mga dati mo, eh, wala. Lalo lang dadagdag, matatagal lang ka makarecover. So yun, basa ka ng libro. Nabanggit ko na to noon eh, no? Nabanggit ko na to doon sa ibang mga vlog eh, no? Magbasa ka ng libro, mag-relax ka sa gabi, no? Huwag puro cellphone kasi lalo kang gigisingin yan, no? Lalo kang anuin, mapahirapan, no? Pagdating sa pagtulog. Baguhin mo rin yung sleeping patterns mo. Kung natutulog ka ng alas 11, alas 10 sa gabi, baguhin mo, mga 9 tulog ka na dapat. Huwag mo naintindihin yung ibang mga ano, intindihin mo yung sarili mo. No? Intindihin mo yung katawan mo kung paano ka makaka-recover ng maayos. Paano malalampasan yung mga bagay na yan, na papatungkol sa anxiety. Yan, kung ganito, ganyan, kung si yung jowa mo or mga asawa mo, no, kung magkalayo kayo, no, kung magkalayo kayo, di sabihin mo ganito, gusto ko kasing magpahinga ng maaga. Maintindihan naman yun, eh, no, maintindihan nila yung bagay niyo kasi gusto mo rin talagang maging maayos, no. Siyempre, dapat maging pagdating nga dyan sa ano, kailangan mayroon kang mapapag-share ng ano mo, no? Mga nararamdaman mo para gumaan yung pakiramdam mo. So yun. Siyempre, pinakaano talaga dyan, accept mo na, no. Ito na yung last, no. Ang tagal ng aking video. Ito na yung last, no. Yung accept mo na, no. Acceptance talaga ang pinakamahalaga dyan. Pagdating sa hirap sa pagtulog mo. Although napakarami pa, no. Marami pa namang ano. Marami pang
dahilan kung bakit may nakakatulog ang tao. Pero ito, mga nababanggit ko, may kinalaman kasi sa anxiety. Sa ano siya. Yan, lizard brain, brain pag. Yan. Yung mga panggulo sa panggulo sa isip mo. So yun, yung acceptance, no? Accept mo na na may anxiety ka, no? Na yan ang gumugulo sa'yo, no? Ginugulo ka ng anxiety mo, ng disorder na nangyayari sa'yo. Kaya kailangan mo siyang ayusin, no? Pag, sa paraan ng yun nga, yung mga sinasabi ko sa mga huling vlog mo, no? Itanggapin mo siya sa katawa mo, no? Yun siyempre, yung dapat, yung totoong acceptance, no? Kailangan mo siyang i-accept na ganito, na meron ako talagang ganito, na ako lang makakasolve ganun. Nandiyan yung mga affirmation, no? Marami pa eh, basta balikan nyo na lang ibang mga video. Boring yung video, boring yung video kaso mahaba kasi, no? Kaya yung iba hindi nila, parang hindi sila interesado, no? Pero okay lang yun. Ang malaga dito yung sinasabi tulad yan, yung sa mga mga YouTube videos, no? Ang ganda ng mga editing, so yung malaga yun, pang-attract lang sa tao yun. Pero yung mga sinasabi, yun ang malaga, yung makakatulong talaga. So yun na nga, no? Yun lang yung aking mga naisulat dito, no? Sana may mga natutunan kayo, may mga nalaman na bago, no? Dating sa anxiety, no? Sana makatulong para makatulog na kayo ng maayos, no? And then nung malaking tulong din sa akin yan simula noon hanggang ngayon. Ngayon okay na rin. Wala na, hindi ko na rin pinapansin. So yun, sana may nakuha nga kayo, no? Maraming salamat sa pagtutunga nga. Ako nga pala si Jay, no? Jay Montero. Adios.